motherfucker. Surprise, motherfucker. Ulit na yun, nahuli kami ng coding, ano? Ayun, good morning mga kaibig. Sa video na to ay babiyahe tayo ng Paco, Manila. Pero bago yan, pasok intro. Yo mga kaibig, kamusta? Nandito na naman ako, nagbabalik at mauulit sa ating biyahe ngayon. Ang video natin ngayon ay pupunta tayo ng Paco, Manila, no? Mga kaibig. So ayan, seatbelt muna tayo para iwas huli sa LTO. Pare, paano ba yan? Kasi ako makain ng balut eh. What's wrong with you, bro? What the heck? You tripping, bro? You tripping! So ayun mga kaibig, kakatapos lang natin magpagas. Tayo lalarga na. Umpisa tayo dito sa Binangonan. Ang biyahe natin ngayon ay Paco, Manila. Paco yung Paco na ano ah, lugar ah, hindi yung Paco na pinupukpok na martilyo. What? What the f***? Natin ang rata-rata ng gamit natin ngayon, adventure. Ang kasama pala natin ay si kaibig Butcho. Seriously, what the fuck are you doing? Enteng, kabisote 5. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure. Sa malapit sa City Hall ng Binangonan. At ayan, pupost na muna natin, at pagbilang kong tatlo, ay nandito na tayo sa, ano? So ayan, nagbabalik ako mga kaibig. Nandito na tayo sa SM, ang ano? At ayan, ano nga? Mag-share tayo ng konting mga tips sa kalsada, ano? Lane na to. Etong lane na pala na to ay inner lane, ano? Yan. Yung pwestuhan ng mga nag-U-turn. Yung inner lane. Yan, tapos mga mag-left turn. Ito naman pangalawang lane na to ay dito lang yung kalmado ng yandar mo. Diretsuhan lang. Kung wala kang papansin dyan sa mga bahala sila dyan, basta dito ka lang sa gitna. Wala sa yung hindi ka maaabala dito pag tatluhan yung kalsada. At ayan naman, yung isang lane na yan sa gilid, ay pwestuhan niya ng magta-turn right. O kaya naman, yung mga ihinto. Yan yung mga pwestuhan ng mga jeep, mga bus, tricycle, motor, bike. Seriously, what the fuck are you doing? Ano to? Ikumpara natin sa express, ano? Pag nandito ka sa gitna na lane, ano lang to ha, opinion ko lang to, pero alam ko yun to talaga yun eh. Pag nandito ka sa gitna ng lane na to, palimbawa tatlo yung lane, eh yun yung kumbaga yung saktuhan lang yung takbuhan ng mga sasakyan. So katulad nito, nandito ako ngayon sa inner lane, ano? Ayan, nakikita niyo sa camera, nandito ako sa inner lane. Ibig sabihin niya, nakikita niyo naman siguro yung stop line, may mga mata naman kayo dyan, di ba? What? What the f***? Sila, yung mga nasa camera. Ayan, nandito tayo, naka-first na tayo sa inner lane at tayo ay kakaliwa. So, karamihan kasi ng mga bagong driver ngayon, sa napapansin ko sa halos araw-araw kong pagbabiyahe, pumipesta sila sa inner lane pero dediretso pala sila, di ba? mga pare, dapat pag pumesto ka sa inner lane, kakaliwa ka, di ba? Kung nandiyan ka naman sa right lane, pag ganitong may stoplight, diretso ka lang, huwag ka nang uminto. Kasi yung stoplight dito, tingnan mo, ayan, oh, ayan. Stoplight, pag nasa inner lane, kakaliwa ka. Pag nasa right, outer lane ka naman, o kaya sa middle lane, diretso ka lang. So tayo ngayon, nasa inner lane tayo, kakaliwa tayo syempre. At pagbilang on tatlo ay nasa Kaintana tayo in 3, 2, 1. At ayun na nga, nagbabalik tayo mga kaibig. Nandito na tayo ngayon sa Kainta.
Ayan, dito sa Floodway. So, balik tayo sa ating napag-uusapan kanina. About sa mga road sign na yan. Kapag inner lane tayo, ay kakaliwa tayo, ano? Kasi may stoplight doon. Matik na yan kapag may stoplight. Kapag may arrow yung stoplight, pakaliwa. Matik yan, pwede kang kumaliwa or pwede ka rin dumiretso. Depende yan sa rules ng stoplight, ano? Kung may nakalagay na inner lane, most left turn, o kaya naman ay right lane, most right turn. Yung mga ganun, basta kayo makulit, yun lang yan. Yun yung guloy na ko. So, ayun. Papatayin ko muna ulit yung camera kasi baka maboring kayo. So, ayun guys, nagbabalik tayo, ano? Counterflow na tayo kasi marami nang nag-counter. Sasabay na tayo sa kanila pero naginunggayahin yung mga ganyan, diskarte. Ginagawa lang yan ang matitigas ang ulo. Kaya naman, kapag meron mga enforcer dyan na kumakaway na parang gumaganon-ganon. Ibig sabihin nun ay pwede kang pumasok sa kaliwang linya kaya mag-counter para mas mapabilis yung daloy ng traffic, ano, mga kaibig. So ayun, ay nandito na kami ngayon sa patawid ng papunta na to ng Taguig, mga kaibig. Kung may mga mali akong nasabi, eh unawain nyo na lang kasi hindi naman tayo veterano, pero may konting nalalaman. Diba? Mahirap kasi magmarunong ng pagdating sa mga ganito kasi maraming expert, ano? Katulad si Enteng nasa likod, veterano po yan pagdating sa pagdadrive. Kung gusto nyo po ng family driver, message nyo lang po si kaibig at padala natin dyan si Enteng Cabezote 5. Kaway-kaway ka dyan, parang Enteng. Oh, ayan. So ayun, pagkabilang ko ng tatlo ay nasa tulay na tayo ng Taguig. And 3, 2, 1. Tayo na nga mga kaibig, dahil sa ako'y busy sa pagdadrive, ay hindi ko na videohan yung tulay ng Taguig. Dahil may malawa kami pinag-uusapan ni Kabugok Butchok, at meron pa rin ako sa inyong ipapakitang tulay, pero maliit na. Wait a minute! Are you? Lane, sa kanan, malamang. Pag tayo kakanan, dyan tayo sa kanan. Eto, right lane, bukang tayo sa right lane, ano, ayan. Kita nyo naman siguro sa video, ano, kakanan tayo. So, kailangan natin pumesto sa kanan. Wow! Wow! Ano, sobrang liit na lang po niyang tulay na yan, siguro mga 10 meters na lang, ipagpauman ninyo na po dahil hindi ko na-videoan yung tulay ng Taguig kanina. Tulay ng Taguig sa may C6, ano? So, eto. Eto na lang po yung may papakita ko sa inyong tulay. Napaka-exin na po ng tulay na to. Lumit na po. Yung dinaanan natin kaninang tulay doon ay yun po yung tatay ng tulay ng Taguig. Ang dinaanan lang po natin ay yung apo na lang. What? What the f***? Para hindi na naman kayo maumay sa video na to, ay magbibilang na naman ako ng 3, 2, 1 at tayo ay nasa J. Rizal Street na. At ayun na nga mga kaibig, nandito na tayo ngayon sa J. Rizal. Seriously, what the fuck are you doing? Pag sa kalsada ay pay ka kanan, pwesta tayo sa kanan, ano? Nandito na tayo sa J. Rizal. Malayo-layo pa tayo sa ating pupuntahan. So, dito J. Rizal Street. So, ayun guys, ibabalik ako. Nandito pa rin tayo sa J. Rizal Makati. Ayan, itong kalsada na to ng J. Rizal galing ng Makati by one way siya, ano, papunta na pupunta na ng ibang kalsada to. Papunta to ng circuit Makati, ano, itong kalsada na to guys, mga kaibig. Punta po ito ng circuit Makati. Yung sa dulo nito, sa bandang kanan, yan po yung circuit Makati. Kumanan kayo. One way po ito, galing ng
Galing po ng ano ng Makati Ab. So, ayan. Pasok music. So ayun na nga, pagkagaling namin sa pag-U-turn, ay biglang bumulaga sa amin ng enforcer. Ano? Ayan, makikita nyo guys. Pag, bago kami kumanan dyan, may makikita kayong enforcer. Saka punta to the moon. Kala ko po ano yung coding na 77 po tayo. NANI? Omae wa mou shinde iru. Ngayon, nahuli kami ng coding ano? 77 po pala. Ang coding dito sa Makati. Ayun guys, hanap tayo ng magandang pwesto dito. May bariya ka dyan, Teng? May sobrang dalawa. Ha? Wala, anong bag ka? Ayun na nga mga guys, ano? Yung cellphone ko ay nag high temperature kaya hindi ko na naman nakuhanan yung pure gold. Putris na yan. Nakadakadalwa na ako, patawarin nyo na ako guys. Hindi ko na nakuhanan yung pure gold on yung malapit sa Onyx, ano? So ayun, kakadaan lang namin ng Makati, ano? Nahuli kami ng coding. Hindi ako aware na 7-7 pa lang coding sa Makati. So ayun guys, napakiusapan naman natin. Ayun mga kaibig, ako ay nagbabalik. Hindi ko naman napapakita yung mukha ko kasi baka maumay kayo. Kanina nyo pa nakikita yung mukha ko. At nandito na tayo sa Onyx, ano? Malapit na tayo sa ating pupunta. O ayun na nga, may tumawag sa cellphone ko. At nakat yung tumawag ang aking boss. Nakat ang ating pagbibideo. Nandito na tayo ngayon sa anong tawag dito? Quirino ba to? O Osmeña Highway? Osmeña Highway to guys. Ano? Tapos kakanan tayo. Palagi niyong tatandaan. Sa pagtutukan, huwag nyo itututok kasi baka sumalpo kayo mga guys. So ayun, muntika na tayong masalpok. Kaya pala yung driver ng kotse na tinutukan natin is medyo matanda na, kaya pag pumreno talagang baon.
hindi na siya smooth lumapak sa preno. So ayun, sa pag mga ganitong labanan eh kailangan mabilis yung mata mo kasi merging traffic to, bikes yung mga kalsada. Kailangan mabilis yung paa mo, mata mo, at saka yung kamay mo pagkabig ng manibela. So ngayon, dito na tayo, right side, papunta tayo na. Ang kalsada na ito ay UN Avenue. O ayan, may gate na sa gilid, UN Avenue po. At konting kadyut na lang mga kaibig, ay nasa na tayo sa ating destination. Hindi ko na ininindrop yung ating store na pupuntahan. At pagbilang ko ng tatlo, ay muli na namang mamamatay ang camera at ako'y magpapaalam na. At maraming salamat sa mga nanood, sumuporta, nag-like ng video ko at sa mga video ko ano. So ayun, magpapaalam na ako sa inyo mga kaibig. Don't forget to subscribe, like and share. And click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video ni Kaibig Mix. Paalam! Thank you.